Ang litratong ito ang makakasagot sa sikreto kung bakit namatay si Queen Elizabeth I ng England. Ang kaniyang kagandahan sa larawang ito ang itinuturing na standard of beauty noon. Ngunit may tinatago itong kwento. Ano kaya iyon? Para tuluyan nating maintindihan ang sikretong ito, kilalanin muna natin kung sino si Queen Elizabeth I. Bago pa man nagkaroon ng Queen Elizabeth II ang England, pinamunuan na ito ng isang makapangyarihang reyna, si Queen Elizabeth I. Anak siya ni King Henry VIII sa pangalawa nitong asawa na si Anne Boleyn. Kung hindi niyo kilala si King Henry VIII, siya lang naman ang haring nagkaroon ng anim na asawa. Sa anim na ito, dalawa ang kanyang ipinabitay. Isa na ang ina ni Queen Elizabeth. Pinapatay ni Henry si Anne noong 2 taong gulang pa lamang si Elizabeth. Kasunod nito ay ang pagdeklara ni King Henry na ang kanyang kasal kay Anne Boleyn ay invalid o walang bisa. Dahil dito tinuring si Elizabeth na illegitimate child. Ngunit nanatili ang kanyang karapatan sa pagmamana ng kaharian pero hindi naging madali ang kanyang kailangang pagdaanan upang tuluyang maging reyna. Dahil isa siyang babae, noong namatay si King Henry VIII, hindi ipinasa ang trono kay Elizabeth o sa nakakatanda nitong half-sister na si Mary Tudor. Naging hari ang kanyang 10 taong gulang na kapatid na si King Edward. Noong namatay si King Edward noong 1553, pinalitan siya ni Mary, ngunit naging magulo noong panahon ni Mary. Partikular na sa usapin ng relihiyon, siya ang tinaguriang Bloody Mary. Comment down below kung gusto niyo marinig ang kanyang buong kwento. Sa mga panahong ito, naging mainit ang mata ng publiko kay Elizabeth at ilang beses siyang pinaghinalaan na nagtatangkang agawin ang trono sa nakakatandang kapatid. Umabot sa puntong ipinakulong si Elizabeth sa Tower of London noong 1554. Sa kaparehong tower din pinatay ang kanyang ina, ngunit hindi tulad niya, nalampasan ni Elizabeth ang kamatayan dahil walang sapat na ebidensya laban sa kanya. Sa wakas, taong 1558 ay tuluyang hinirang na Queen si Elizabeth I matapos mamatay si Queen Mary. Tinawag na Virgin Queen si Elizabeth I dahil hindi siya nagkaanak. Itinali na niya ang sarili sa kaharian ng England. Pinatunayan niyang sa panahon kung kailan tinuturing ang mga kababaihan na walang kakayahang mamuno ay kaya ng isang babae na maging reyna at gawing matagumpay ang England. Ang kanyang panahon bilang reyna ay tinaguriang Golden Age dahil dito umusbong ang iba't ibang klase ng art at mga sikat na artists at writer. Si William Shakespeare ay nabuhay sa panahong ito. Bukod pa rito, noong panahon niya ay lumaganap ang protestantismo sa England at dito rin natalo ng England ang Spanish Armada. Ngunit ang kanyang pagiging reyna ay unti-unting humina kasabay ng kanyang pagtanda. Tuluyan itong natapos nung siya ay namatay noong 1603 sa edad na 69. Naging kontrobersyal ang kanyang pagkamatay dahil hindi pinapayagan ng autopsy noong panahong iyon. Marami ang naging haka-haka sa tunay na dahilan nito. Isa na dito ang depresyon o labis na kalungkutan. Habang tumatanda ay unti-unti na rin namamatay ang ilan sa mga naging matalik na kaibigan ni Queen Elizabeth. Kabilang na dito ang kanyang tagapagsilbi na si Lady Catherine Howard. Unti-unti rin siyang inuusig ng konsensya. Ayon sa mga kwento, nagsisiumano siya sa paghatol ng kamatayan sa kanyang pinsan na si Mary, Queen of Scots. Halata sa mga kinikilos ng reyna na hindi pa siya handang mamatay. Sa katunayan, takot ang reyna na mamatay. Ang imahe ng kanyang nanghihinang katawan ay lalong mas napatindi ng kanyang takot. Ilang araw bago ang kanyang kamatayan, pinagod ng reyna ng husto ang sarili. 15 oras siyang nakatayo sa kanyang bedchamber at hindi siya nagpatulong. Pinilit siya ng kanyang mga servants na magpahinga o di kaya ay humiga. Ngunit natatakot siya na kung hihiga siya ay hindi na siya makakabangon pang muli. Naging makatotohanan ito dahil kusa na lamang nag-collapse ang kanyang katawan. Ilang araw ang lumipas ay tuluyan na siyang namatay. Ngunit ito ba talaga ang dahilan? Maaaring humina ang kanyang katawan dahil sa bacteria, cancer at maging blood poisoning. Pero paano kaya ito nangyari? Ano ang totoong ugat? Ang litrato na ito ng reyna ang makakasagot. Ang kulay ng kanyang kutis at makeup ang totoong dahilan ng kanyang kamatayan. Sukatan ng kagandahan sa panahong ito ang kaputian at kakinisan ng balat. Si Queen Elizabeth ay nagka-smallpox noon na muntik na niyang ikinamatay. Ito ay nag-iwan ng mga scars sa kanyang balat na hindi ka nais-nais tingnan. Mahalaga sa reyna ang kanyang physical appearance.
Ito marahil ang isa sa mga naging dahilan kung bakit gumamit siya ng nakalalasong makeup. Tama, ang maputi niyang mukha ay hindi natural na kulay kundi makeup lamang na gawa sa lason. Tinawag itong Spirits of Saturn o Venetian Ceruse. Saan ba ito gawa? Ginawa ang makeup gamit ang tubig, suka at lead. Ang lead ay isang uri ng metal na kasalukuyang ginagamit sa mga car batteries. Sa pagitan ng pag-a-apply ng makeup na ito ay nakakapasok ang lead sa balat. Hindi lamang ang Reyna ang gumagamit nito noon, maging ang mga ibang kababaihan na may kakayahang bilhin ng ganitong klaseng makeup. Noon ay hindi alam ng mga tao na ito pala ay poisonous at ang matagal na paggamit nito ay nagdudulot ng kamatayan. Ang matagal na exposure sa lead ay nagdudulot ng abdominal pain, depression, constipation, pagiging mainitin ng ulo at pagsusuka. Ito marahil ang naging dahilan upang unti-unting ma-poison ang Reyna at tuluyang mamatay. 31 taon matapos siyang mamatay, napatunayan na ang lead na ginagamit sa kanyang makeup ay isang poison. Ang pumalit kay Queen Elizabeth bilang ruler ng England ay si James VI, anak ng pinsan niyang si Mary of Scots. Si Queen Elizabeth ang panghuling reyna na nagmula sa House of Tudor na naghari sa England simula pa noong 1400s. Nawala man si Queen Elizabeth, nag-iwan naman siya ng magandang reputasyon sa kanyang mga pinamunuan at naging imahe siya ng babaeng matapang at may lakas ng loob. Hindi naging hadlang ang kanyang kasarian upang maging powerful queen. Si Queen Elizabeth I ay naging larawan ng kagandahan. Ngunit ang kagandahan din na ito ang naglagay sa kanya sa peligro. Ano ang masasabi niyo sa kapalarang ito ng Reyna? Para sa inyo, naging mabuting leader ba siya? Comment down below. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.